Alright mga kapatid, panoorin natin tong video to mula to kay Kian Thoughts. No? Medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-reaction video sa kanya. No? Eto magandang topic kasi tong ano niya rito, tatalakayin niya. Ay, tayo naman magbibigay lang ng opinion, panoorin natin yung kanyang sasabihin, tapos magbibigay tayo ng opinion, reaction video mga tol. Kasi ito may kinalaman to, no, sa ating ano pa rin, no, na, mga nasasakupan. Ganito ang ginawa ng Malaysia sa hiling ng Pilipinas sa Sabah. Kasi alam nyo naman, di ba yung Sabah, kiniklaim din ng Pilipinas yan mga tol, ng, na part din ng atin yan. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts, mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na po nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ika-15 ng Hunyo, taong kasalukuyan, formal nang naghain ng kahilingan ang Republika ng Pilipinas sa United Nations upang tuluyan ng palawakin ang boundary ng nasasakupang teritoryo ng ating bansa o ang tinatawag na Extended Continental Shelf sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Hanggang dito lamang sa ngayon ang nasasakupan ng Pilipinas pagdating sa WPS, 200 nautical miles mula sa coastline ng ating bansa. Pero ninanais ng pamahalaan na mas palawakin pa ang ating exclusive economic zone. Bukod nga sa China na pilit inaangkin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea, umalma rin ang maraming mga bansa sa naging hakbang na ito ng Pilipinas. Isa na nga dyan ang Malaysia. Kung inyong mapapansin, sa pagpapalawak ng ating nasasakupan, kasama na ang Sabah sa magiging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Etong Sabah, alam nyo na yung history dito eh. Diba? Kumbaga parang pinaarkilahan lang, pinarentahan lang ata to dati tapos hindi na naibalik eh, diba? Hindi natin masyadong kabisado yung naging history nito. Pero nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, mga tol, yung tatay ni BBM, munti ka na talaga nating mabawi ito, mga tol. Diba? Yun nga lang, mga tol, binuking kasi ni ano eh. Ni Ninoy Aquino, mga tol. Alam niyo, nabigyan na natin ng reaction yan dati, mga tol. Balikan na lang natin. Ilalagay ko na lang siguro yung link sa ibaba nung ginawa natin ng reaction video to dati. Ako po si Roy Zen. Welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga gritong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang pag-angkin ng Pilipinas sa teritoryo ng Sabah o dating North Borneo ay nagsimula pa noong 17th siglo. Ito ay sinasabing pagmamay-ari ng Sultanang Sulu na kalaunan ay pinaupahan sa British North Borneo Company. Oh, yun na nga mga tol. Ito, hindi na pala natin kailangan balikan yung reaction video ko dati. Tatalakayin na rin pala rito ngayon yan. Ito na yun. Upang magamit ang likas na yaman sa lupain na ito. Ang Pilipinas ay nagsampa ng formal claim sa Sabah na sinasabing ito ay bahagi ng Pilipinas dahil pagmamay-ari ito ng Sultanate of Sulu na isang Pilipino. Taong 1962 pa lamang, bago pa maitatag ang Malaysian Federation o ang Bansang Malaysia, inilalaban na ng Administrasyong Diosdado Macapagal ang ating karapatan sa Sabah laban sa United Kingdom, subalit dahil nga isang malaking bansa ang ating binabangga, tila naging bingi ang international na hukuman dahil talaga namang hindi nito pinakinggan ang lahat ng diplomatikong pamamaraan na ginamit ng pamahalaan ng Pilipinas. Naging malaking kontrobersya ang agawan sa teritoryong ito na ayon sa Pilipinas, sakop ng ating bansa dahil ito nga ay pagmamay-ari ng isang Pilipino. Giit naman ng Malaysia, ibinenta na ng Sultanang Sulu ng Sabah sa British North Borneo Company at wala nang basihan ang pag-angkin pa ng Pilipinas sa teritoryo na ito. Ayon pa sa Malaysia, sila ang lehitimong may-ari ng Sabah dahil pinili na diumano na mga residenteng naninirahan sa lupain ito ang sumama sa Malaysian Federation noong 1963 alinsunod sa kanilang right to self-determination. Sa kabila nito ay naging tuloy-tuloy pa rin ang pagbabayad ng Malaysian government sa angkan ng Sultanate of Sulu ng halagang 5,300 ringgit
o mahigit kumulang 70,000 pesos, ito ang katumbas na halaga ng 5,000 Mexican dollars sa kontratang pinirmahan noong 1878. Grabe. Kung saan sinasabing pinaparentahan lamang ang Saba sa North Borneo Company. Grabe. Dahil hindi nga nagbunga ang lahat ng ginawa ng administrasyon ni Macapagal, nakabot na nga ito sa administrasyon ni Ferdinand Marcos. Yan na. Ganun na lamang ang pagnanais ni Marcos noon na mabawi ang Saba mula sa Malaysia. Dahil nga hitik na hitik ito sa likas na yaman, lalo na pagdating sa langis at petrolyo. Noong 1967, sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pasikretong sinimulan nila ang Operation Merdeka, kung saan plano ni McCoy at ng mga pangunahing general ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense na magsagawa ng kudita at i-takeover o sapilitang sakupin ang Saba. Sa pagsabotahe kasi sa teritoryo ng Saba, sinasabing magiging legal ang military intervention ng Pilipinas sa buong teritoryo. Ang operasyon na ito ay highly confidential dahil ayaw nilang makatunog ang Malaysian government. Ito na yon. Ito ang itinuturing na pinakamagandang panahon upang mabawi ng Pilipinas ang Saba. Muntiga dahil na. Hindi pa nga matatag ang Federation of Malaysia. Nagkataon, nakakahiwalay pa lamang ng Singapore sa Malaysia para bumuo ng sariling tong bansa. Bukod dito, malalim din ang alitan sa pagitan ng Malaysia at Indonesia. Kumbaga, ito talaga yung perfect timing para mabawi ng tuluyan ng Pilipinas ang teritoryo ng Saba. Mm-hmm. Bago pa nga lang magsisimula ang Operation Merdeka, ay hindi na ito naipagpatuloy dahil sa naganap na tinatawag na Jabida Massacre, kung saan sinasabing ang mga rekrut na tausog para sa operasyon ay pinaslang ng mismong mga militar. Nalaman pa nga ng Malaysia ang planong ito ni Marcos sa pagbawi sa Saba sa pamamagitan ng isang military invasion dahil sa ginawang pagbubulgar ng dating senador Ninoy Aquino sa Operation Merdeka sa isang hearing nito sa Senado na naging daan para naman umusbong pa ang isang malaking kaguluhan sa Mindanao at sa buong Pilipinas. Dito na nga mas lalo pang lumawak ang mga rebelyon sa Mindanao dahil sa galit nga ng mga ito sa pamahalaan ukol sa tinaguriang Jabida Massacre. Dito nabuo ang tinatawag na Moro National Liberation Front. Dahil sa galit na rin ng Malaysia, kinupkop, tinulungan at pinondohan pa ng Malaysia ang mga rebelding miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF bilang ganti raw sa pamahalaan ni Marcos. Hindi na natin tatalakayin pa yung tungkol dun sa Jabida ano na yun, mas na yun, no? Pero alamin nyo na lang siguro, mga tol, no? Kayo na bahala mag-search nyan. Magmula noon ay tila nabaon na sa limot ang isyo ng Saba hanggang sa suguri na nga ng kampo ni Sultan Jamalul Kiram III ang Saba sa Malaysia na nagresulta sa madugong bakbakan sa pagitan ng mga Muslim na Pilipino at ng Malaysian forces noong 2013. Mm-hmm. Ayon kasi sa pamilya ng Sultan, nagsasawa na sila sa pangakong lagi na lamang napapako ng ating gobyerno. Parang wala naman daw pakialam ang Pangulo ng Pilipinas sa kanilang hinaing at ipinaglalaban. Gayong kapag nabawi naman daw nila ang lupain ng Saba, ang Pilipinas ang mismong siya daw na makikinabang. Ninoy yan. Sa pagpasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos, tila muling nabuhayan ang pamilya ng Sultan. Muli na namang umugong ang usapin ukol sa Saba dahil nga sa pagkapanalo ng kaanak ng Sultan sa arbitration case nito laban sa Malaysian government noong 2022, kung saan dito nga ay inutusan ng International Court ang bansang Malaysia na ibalik na ang Saba sa Sultanato ng Sulu, kalakip ang pagbabayad pa ng danyos na nagkakahalaga ng $15 billion. Pero mo, may ganun na pala, no? Hindi naman ito naipatupad dahil makalipas lamang ang ilang buwan noong taong 2023, na ipanalo naman ng Malaysia ang kanilang apela laban sa desisyon ng arbitral court, kaya naman naging invalid ang ruling na pumapabor sa angkan ng Sultan. Dahil dito ay muli na namang umugong ang tila ba dati ng nakabaon na alitan ng Malaysia at ng Pilipinas hinggil sa usapin sa Saba. Hanggang nito lamang June 2024, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o ng DFA
na formal na ngang hinihiling ng ating bansang Pilipinas sa United Nations na mairehistro ang extended continental shelf ng ating bansa sa bahagi ng Western Palawan Region. Ipinadala ang kahilingan na ito sa UN Commission on the Limits of Continental Shelf o UNCLCS, ang ahensya na siyang nagbibigay ng authorization sa pagpapalawig ng maritime border ng bawat estado. Kapag naaprobahan, magkakaroon ng exclusive rights ang Pilipinas sa lahat ng natural resources sa teritoryong sakop ng ating exclusive economic zone. Mm-hmm. Ayon sa DFA, ang meron naman na talaga tayong exclusive rights dyan eh. Kaya nga exclusive economic zone ang tawag dyan eh. Yun nga lang, hindi natin kasi magamit, halimbawa yung arbitral ruling noong 2016, kasi nga, binabraso tayo nung China eh. Diba? At saka ngayon, dahil nga meron tayong kahilingan na extended continental shelf, eh na yung 350 nautical miles mula rito sa kalupaan natin, hindi na 200 ah, nagdagdag pa tayo ng 150. Eh, ang tanong mga atol, kung yan ba'y maaprobahan, kaya pa rin bang pakinabangan ng Pilipinas yan? Eh, China nga lang mga tol, nahihirapan tayo. Dito, umaangal na yung maraming mga bansa, di ba? Submission na ito ng Pilipinas ay hindi lamang deklarasyon ng ating maritime entitlement sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Ito rin ay pagpapakita ng commitment ng Maynila sa pagsunod sa batas ng territorial waters. Mm-hmm. Dagdag pa ng ahensya na nagsagawa ng masusing scientific research ang National Mapping and Resource Information Agency bago sila tuluyang magpasa ng seabed claim sa UNCLCS. At hindi talaga biro ang ginawa ng DFA dahil 15 taon ang kanilang ginugol upang pag-aralan ang ipinasang seabed claim na ito sa pamunuan ng United Nations. Ipinaliwanag din ng DFA na sinasabi sa Article 76 ng UNCLOS, ang isang coastal state kagaya ng Pilipinas ay may karapatang mag-establish ng outer limits ng continental shelf nito, kalaki pa mga seabed at subsoil of submarine areas na hindi bababa sa 200 nautical miles at hindi naman ihigit sa 350 nautical miles kung saan kinikilala ang sovereign rights ng ating bansa. Mm-hmm. Sinisimulan ang pagsukat ng lawak ng territorial seas sa baseline, kaya naman kabilang sa rehiyong tinutukoy ng Pilipinas ang Spratlys, mga island, islets at iba pa na matatagpuan sa Western Palawan territorial waters. Hindi naman nagustuhan ng Federal Government of Malaysia ang ginawang hakbang na ito ng Pilipinas, kaya talaga namang mariing tinutulan ng ating karating bansa. Mm-hmm. Agad na nagpadala ng mensahe ang Malaysian government kay UN Secretary General Antonio Guterres noong June 27, 2024 upang agad na tutulan at himukin pa si Guterres na huwag daw bigyan ng pansin ang kahilingan ng Pilipinas. Giit ng Malaysia, ang extent ng undersea continental shelf claim ng Pilipinas ay nagsimula sa baseline ng Sabah sa isang note verbal ng Malaysia's permanent mission to the United Nations sa mga kinatawan ng UN. Mariing sinabi ng Malaysia na hindi nito kailanman kinikilala ang claim o ang pag-angkin ng ating bansa sa Sabah. Malinaw na malinaw di umano ang ginagawang pagbaliwala ng Pilipinas sa hindi may pagkakailang soberanya ng Malaysia sa teritoryo ng Sabah. Katuwiran pa nga ng Malaysia na ang Sabah ay isang integral part ng kanilang bansa at kinikilala rin ito ng United Nations at maging ng international community. Mm-hmm. Ang Sabah ay parte ng kanilang bansa magmula pa ng maitatag ang Federation of Malaysia noong 1963. Dagdag pa sa argument, doon lang naging parte ng bansa nila pero pinarentahan, pinaupahan lang naman sa kanila yan eh. Ito ng Malaysia, ang pag-angkin ng Pilipinas sa soberanya ng Sabah ay pagpapakita daw na hindi pinapahalaga ng ating bansa ang right to self-determination ng mga mamamayan ng Sabah na piniling maging bahagi na raw ng Federation of Malaysia. Gayunpaman, sinabi naman ni dating DFA Secretary Teddy Loxin Jr. na hindi tatalikuran ng Pilipinas ang territorial claim nito sa Sabah sa kabila ng napakarami na diumanong nag-alok noon ng malalaking pera sa ating bansa upang kalimutan na lang ang issue ng Sabah. Para sa inyo mga reaksyon, Pero mali rin yung sinasabi na Sabah mga tol, kasi hindi naman natin yan inaangkin basta-basta.
Diba? Ang ginagawa natin mga tol, humihingi tayo ng permiso no sa international court. Dinadaan natin sa legality. Kung tayo ipapayagan, kung tayo ipagbibigyan, yun ang dapat nilang irespeto mga tol. 'Di ba? Kung hindi nila matanggap, edi mag-counter sila, 'di ba? Ganun lang naman 'yun eh. Hindi naman tayo tulad mga tol ng China na talagang eto na sinabi ng UNCLOS, eto na sinabi ng International Court ng arbitral ruling, pero wala silang pakialam doon. Imbis na mag-counter sila, ang ginawa nila mga tol, binabraso nila tayo. So tayo mga tol, naghumihiling tayo ng extended continental shelf mga kapatid. Pero tayo dinadaan natin sa legal, no? Humihiling tayo sa international court sa arbitration, hindi yung tipong basta gusto lang nating sakupin. No, ito matagal na tong issue tungkol diyan sa Sabah. Pero ito nga yung sinabi ko kanina. 'Di ba? Yung 200 nautical miles nga mga tol, 'di ba? Hindi natin fully controlled dahil andiyan diyan ng China. Magdadagdag pa tayo ng 150 which hindi naman natin tinututulan kung papayagan tayo, 'di ba? Ang tanong, kaya-kaya natin mga tol? Kaya-kaya natin. Halimbawa, maibigay sa atin ang hatol. Manalo tayo, for example, no? Kaya ba ng Pilipinas? Well, yun ay tanong lang naman, mga tol. Tanong lang naman, yun ba'y kaya ng Pilipinas? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Pwede ka magbigay ng iyong komentaro at iyong saloobin? Alright, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.